Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari niyo po ba akong samahan sa pagbasa po ng salita ng Panginoon? Sa Matthew chapter 5, verse 16. Kahit anong version po, English man, Tagalog, or any na preferred niyo po na version ng Bible, wala pong problema. Matthew chapter 5, verse 16. Okay lang po ba? Sabay-sabay po nating basahin. In 1, 2, 3. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Sige po, makakaupo na po tayo. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ayan. Good morning po! Pwede nyo po bang tingnan yung katabi po ninyo? Sige po, tingnan nyo po yung katabi nyo. Isa ka sa nagpapaganda sa umaga. Sige po, tingnan nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo po, isa ka sa nagpapaganda sa umaga. Yung iba talaga, bahala ka dyan. So 1 minute Bible po, it's a good tool po para sa mga Bible study teachers, no? Marami po kaming nakukuha mga ready-made na mga teachings po dyan. Isa po sa mga lessons doon, yung pong patungkol sa ilaw. Okay po? Ang ilaw daw po, yung liwanag, may tatlong main function nung totoo noon, totoo pa rin po hanggang ngayon. Ano po yung mga function niya? Yung ilaw daw po is the source of life. Yeah. Di po ba? Kung wala pong araw, ano po mangyayari sa mga halaman natin, sa mga pananim? Ano po? Sabi ni nanay, mamatay. Talaga naman, di po ba? Pag namatay ang halaman, wala tayong kakainin, walang kakainin yung mga hayop na kinakain natin, tayo ay... Ano po? Pag nagutom tayo... So kung walang liwanag, walang buhay. Kung walang liwanag, walang init. Kung walang init, mamatay tayo sa... Lamig. Light... is a source of life. Okay po? Sabihin nyo nga po, light is the source of life. Okay po? Patulin nga po. 1, 2, 3, go. Light is the source of life. Okay. Yung iba, life is the source of light. Ganun. Baliktad na. Ano ba po? It is a source of security. Kahit gano'n ka po katapang, pag nag-brown out, nangangapa ka pa rin. Hindi ka pa rin sigurado sa bawat takbang mo. Tama po ba? Kung may liwanag ka nakikita, nakikita mo yung daraanan mo, you feel more secure. Sa statistics po, kung saan madilim ang kalsada, saan madilim ang mga iskinita, doon mas mataas ang kriminalidad. Tama po ba? Kung saan madilim, mas maraming kalokohan nangyayari. So kung mas marami ang maliwanag na lugar, mas bumababa yung criminality. It's a source of security. Pangatlo po, it's a source of direction. Paano nila nalalaman noon kung nasan yung silangan, saan yung kanluran? Araw, saan lumulubog, saan sumisikat. Eh sa gabi, paano sila nagbabiyahe? Ito po, ang tawag po dyan sa maliwanag na bituin na yan, it's the North Star. Alam nila kung nasan yung hilaga. So kung pupunta sila ng silangan, titingnan lang nila kung nasan yung North Star, okay, punta sila dito. If you know, if you can see where you're going, mas madali pong puntahan, di po ba?
Sino pinagdadrive sa gabi? Ayan. Sige po, sino pinagdadrive pagkagabi? Magbubukas po kayo ng headlight, ha? Huwag na po tayong gumaya doon sa ibang nagsasakyan, eh. Ayaw magbukas ng headlight. Pag kita po natin yung kalsada, mas madali tayo nakakadrive. Di po ba? It's a source of direction. Alam natin saan tayo pupunta. Question po. If light is the source of life, security, direction, totoo po yun sa physical aspect ng ilaw, totoo din po yun sa ating spirituality. The question would be, who is the light of the world? Sino pong liwanag na sanlibutan? Tama po. John 8:12. Di po ba? Ano sabi sa atin? Sige. Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Pero alam niyo po ba, sinabi din naman po ng Panginoong Jesus din sa sa Matthew 5, ikaw at ako ang liwanag ng sanlibutan. Matthew 5:14, you are the light of the world. Eh, sino ba talagang liwanag ng sanlibutan? Si Jesus ba o tayo? Tingnan niya nga po. Mukha po bang liwanag yung katabi niya? O isang malaking dilim yun na nakikita niya? Sino po ba talaga ang liwanag ng sanlibutan? Titingnan po natin ngayon pong umaga po na yun. Okay po ba? Shall we pray? Lord, we thank you po for this wonderful morning. Hayaan niyo po na kayo po yung pumagitna sa amin pong pag-aaralan. Hinga mo po ito ng buhay, and may we catch the things that you want us to catch this morning. Lord, we thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang ating pong pag-usapan ngayong umaga na ito is to light it up. Sindihan mo. Okay po? Sindihan mo na. Sino po bang liwanag ng sanlibutan? Sabi ng Panginoon siya. Pero tawag niya din po sa mga disciples niya, tawag niya sa mga Kristiyano, tayo din daw po ang liwanag ng sanlibutan. Una po, sa binasa natin, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Una po, our design. Ano yung pagkakagawa sa atin ng Panginoon? Jesus is the light of the world. He is the light of the world. Sa mga hukuman po, pag nagpakita sila ebidensya, hindi po ito isang ordinaryong baril lang. Ito po ang baril na ginamit sa krimen. It's not just a gun, it's the gun used to commit a crime. Sabihin, wala nang iba, ito lang talaga yon. Nung ginamit po ng Panginoong Jesus sa John 8:12 na I am the light of the world, sa Greek po, meron tinatawag na salitang phos. P-H-O-S. Ibig sabihin po nun, light emitting, nagbibigay liwanag. Ang sinasabi po niya, hindi lang siya basta nagbibigay liwanag tulad ng kandila, ng light bulb, siya yung liwanag. Pinapatungkol lang po yung malaking araw. He is the ultimate source of light. Dudugtungan pa ng I am sa mga Pariseo, sa mga Israelita, pag sinabing I am, immediately yung utak nila napupunta dun sa Elohim. I am that I am, sabi ng Panginoon kay Moses, di po ba? Kaya nang sinabi niyang I am the light of the world, ibig sabihin niya, ako yung ultimate source ng liwanag. Ako yung source ng buhay, ako yung source ng security, ako yung source of direction, ako ang kailangan ninyo. Ba't kailangan pa natin maging ilaw? Eh kung may liwanag naman po talaga nang gagaling sa Panginoong Jesus. Kasi po tulad ngayon, ganun din sila dati. Yung mga tao, nagkukulong lagi sa mga kulungan nila. Hindi nakakapasok ang liwanag. Ngayon, pag nag-share ka, t-
Paano nila makikita yung liwanag? Eh, ayaw nga nilang tignan. They are captured by their sin. Hintayin nila, may bara, yung mata nila, may tabing. Paano nila makikita yung liwanag? Doon tayo papasok. Dahil nakatahi tayo sa kanila, related tayo sa kanila eh. Nanay kanila, asawa kanila, anak, pinsan, kaibigan, katrabaho, nakatali sila sa inyo eh. Imposibleng hindi nila makita yung liwanag. Doon tayo papasok. Tayo din po, liwanag sa kanila. Dadali natin yung liwanag ng Panginoon papunta sa kanila. Okay po? The difference nung pong John 8:12 sa Matthew 5, sa Matthew 5 po, sinindihan yung liwanag. Di po ba? Sinindihan yung liwanag. Walang nagsindi ng ilawan, lalagay sa ilalim ng ano, di po ba, ng papag nila. Pero sa John 8:12 po, hindi siya sinindihan. Siya na talaga yung liwanag. Tayo po, we cannot produce our own light. Yung liwanag natin galing sa Panginoon, tapos dadalhin lang natin sa kanila. Nawa, tayo po yung maging ilaw, strategically placed dun sa mga bahay-bahay po natin, sa mga eskwelahan, sa mga trabaho po, sa ating community, tapos tayo magliliwanag sa kanila para makita nila yung liwanag ng Panginoon sa atin. Sabi po ng Panginoon Jesus, you are the light of the world. Hindi po niya sinabi na you should be, you could be. Sabi po ng Panginoon Jesus, ilaw kayo ng sanlibutan. Hindi po niya sinabing, pwede kayo maging ilaw ng sanlibutan o dapat kayo maging ilaw ng sanlibutan. Magkaiba po yun. Ilaw ka na. Tignan niyo nga po yung katabi niya. Sabi mo, ilaw ka na. Makinang na nga yung noo mo. Ay, hindi. Hindi po, ilaw na tayo. Ang tanong, may sindi ba o wala? Sabi niya, paano ako magiging ilaw, Pastor? Eh, makasalanan pa ako. Marami pa akong problema. Marami pa akong inaayos. Paano pa ako magbibigay ng liwanag sa iba? Si Jason Whitlock po, isa po siyang sports commentator para dati sa ESPN, tapos napunta siya sa Fox Sports. Ngayon, nag-solo na po siya. Marami siyang nakukuhang mga memo kasi during live shows, nagsishare siya ng pananampalataya niya. Tapos alam niyo po, sabi niya one time, I'm not going to allow my sins to stop me from testifying about Christ. Talaga naman, tao ko, nagkakamali pa rin ako. Pero meron ang binago sa akin si Lord at pwede ko na yung sabihin sa iba. Yung pong babae, di po ba, sa well, di pa naman siya matino at the time eh. Pero pumunta na siya sa bayan, pinagsabi niya na kung ano yung kabutihan ng Panginoon. Ano yung katalinuhan ng Panginoon. Wala pa naman pong himalang ginawa ang Lord sa kanya eh. Sinabi lang, ikaw ha, hindi mo asawa yung kasama mo ngayon. Nakakarami ka na eh. Regardless po, kung yung ilaw natin eh gawa sa, alam niyo po yung gasera, yung garapon, tapos may mitsa lang, tapos may gaas. O yung ilaw natin ay gawa sa wax. Ilaw natin, high-tech, discharge. Sindihan po natin. Kung saan man tayo tinawag ng Lord ngayon, magselfie po tayong ilaw sa kanila. Bakit po? Ilaw ka eh. At pag hindi ka nagliwanag, nakakalungkot po yun.
ba't pa tayo naging ilaw, hindi naman tayo magliliwanag? Tingnan niya nga po yung katabi niya. Sige po, tingnan niya yung katabi niya. Sabi mo, ilaw ka. Magliwanag ka. Okay po? It's our design. Ginawa tayo ng Lord para maging ilaw sa kanila. Gagamitin natin ilaw ng Lord para maging ilaw sa iba. Pangalawa po, ano yung duty natin? Sabi po, let your light shine before others. Yung ilaw mo dapat magliwanag sa harapan ng marami. Our duty is to display the light we have from Jesus and in Jesus. Alam niyo po, yung pagpapakita na may iliwanag kagaling sa Panginoong Jesus, hindi naman yung lalaki, ah, baka naging nakawal. Ay, salbahay kang tao, umalis ka sa harapan ko, Krisyano ako. Ay po eh. Hindi po tulad ng mga religious leaders, Lord, pray in public, Lord, buti na lang, hindi ako katulad nilang salbahe. Buti na lang, mabait ako. That's not actually shining the light from Jesus eh. Pero alam niyo po, when we stand our ground, our testimony, sa simpleng pagsasalita natin, sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, na ipapakita natin na tayo po ay may ilaw galing sa Panginoon. Di po ba? Jesus said that the light, di po ba, sa Matthew 5:15, tingnan niyo po. Nor do people light a lamp, ito po, sisindihan yung ilaw, tayo po yun. Light a lamp and put it under a basket. Subukan niyo nga po magsindi kayo ng kandila tapos takpan niyo ng basket. Ano po mangyayari? Pagka po gawa sa kahoy yung basket, sunog yun. But on a stand. Ilalagay sa patungan. Pagka po, ako po kasi inabutan ko pa po yung gasere. Kaya napapagalitan kami dati. Okay, yung kandila. Pag nagbabrown out, may gasere yun. Tapos paglalaroan, ano pa ginagawa ng matatanda nung araw? Pagka nagsindi ng gasera, saan po nilalagay? Sa ilalim po ba ng papag? Saan po? Ibabaw ng lamesa, sa ibabaw ng stante, yung hindi abot ng bata. Mataas. Hindi naman sobrang taas sa sumasayad ng sakisami. Pero dahil nakataas siya, yung buong bahay nagliliwanag. Pag may gasera po kayo, hindi nyo kailangan lumapit dito, oh, may ilaw ako, may ilaw ako. Oh, may ilaw ako, may ilaw ako. Hindi na kailangan, ilagay mo lang dun sa isang lalagyan, magliliwanag yun, makikita, oh, may liwanag. Ano yung ibig sabihin po nun? Si Tim Tebow po, kung hindi niyo po siya kilala, isa po siyang anak ng mga missionary dito sa Pilipinas. But he's from America. Nung pong siya ay nag-elementary na, bumalik na po siya at yung pamilya niya sa America. Tapos natuto po siya at na-inlove sa laro na football. Nung pong high school siya, nag-start siya lang maglagay ng mga itim dito para mas mukhang nakakatakot daw. Nung college po, naglalagay sila. Ay, nauna na siya. Ayan. Sige, okay lang. Naglagay po siya, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. From start hanggang doon po sa semifinals, lagi nakalagay po dito sa ilalim ng mata niya, Philippians 4:13. Nung championship na po nila, sabi ng Lord sa kanya, palitan mo yung verse na nakalagay sa mata mo. May ano po lalagay kong verse? John 3:16. Sinabi niya po sa tatay niya, Dad, sabi niya, sabi ng Lord, palitan ko daw yung nakasulat dito. Sabi po ng tatay niya, sabihin mo sa coach mo.
yung coach po nila at that time, masyado pong mapamahiin. Kung ano yung suot nilang medyas nung nakarang laro at nanalo, papasuot ulit sa kanila yun. Marami po talaga yung mapamahiin sa basketball lang, di po ba sa atin? Maraming mapamahiin. Sa sports sa kanila, ganun din. Kung ano yung ginamit mong gel, dapat yun din gagamitin mong gel. Ganun po yung coach nila. Sabi niya na, magpapalit ka ng verse, yan ang nagpapapanalo sa atin. Huwag mong palitan. Sabi niya, eh coach, kasi po, ito po yung conviction ng Lord sa akin, ito po yung pangusap sa akin, gamitin ko daw po. Wala po nagawa yung coach. Sabi niya, sige, galingan mo maglaro. Magyan niya dyan, please. Alam niyo po, natambakan sila nung umpisa. Pagpasok ng second half, pass after pass, pass after pass, kumukunik, kumukunik, miscore sila, nanalo sila. Nung in-interview po sila, look at this picture, nakikita po yan sa buong America at the time. Tapos na, nag-celebrate sila, fine and handy. After a week po, nung nagre-ready na sila para mag-apply para sa NFL draft, yung pong coach niya, siya, tsaka yung PR manager nila, nasa isang upuan. Nasa isang lamesa kumakain. May tumawag po dun sa PR manager. Okay. Okay. Sabi po nung ni Tim Tebow, ano yun? Anong meron? Ano nangyari? Sabi niya, that is one of my staff. Bakit? Anong meron? Sabi niya, because of you, sabi niya ganun, last week, 94 million Americans googled John 3:16. Dahil sa'yo, 94 million Amerikano ang naghanap. Ano ibig sabihin ng John 3:16? Alam niyo po, sabi niya, una, 94 million pala hindi nakakaalam ng ibig sabihin ng John 3:16. Ano? Kala ko alam na ng lahat. Pangalan, sabi niya, praise the Lord. Putting on a stand, meron pong katuronong ari, dapat mapagkumbaba ka, huwag ka masyadong ano, yung mahihirap, lalong pinagpapala ng Lord, yung mahihirap, mas maka-Diyos yan. Hindi po totoo yun. Wala pong masama na magsumikap sa buhay. Dapat nga po tayo magsumikap to be the best that we could para tayo mapunta dun sa stand. At dahil may liwanag ka, pag naaangat ka, mas maraming nakakakita ng liwanag na galing sa Panginoon. Okay po. We are blessed. Meron po tayong mga professionals being awarded. Hindi lang po locally, but internationally. Para sa mga estudyante natin, galingan nyo. Galingan nyo. Mag-aral kayo mabuti. Pag naging cum laude kayo, naging summa kayo, pag naging valedictorian kayo, may speech kayo, sabi niya, to God be the glory. I would like to thank my Lord and Savior Jesus Christ. Ang laking impact po nun. Sa mga nagtatrabaho po, galingan natin. Pag kayo na yung mga bisor, pag kayo na yung mga manager, pwede nyo sabihin, okay po, bago tayo magsimula, pwede ba tayo manalangin saglit? Ang laking impact po lang. Strive to be the best you can. Okay po? Sabi po sa atin ng Deuteronomy, di po ba? Ang design sa atin ng Lord, sige, the Lord will make you the head, not the tail. Ang gusto ng Lord, tayo po yung tagapanguna, hindi tayo yung tagasunod lang. Okay po? Wala po, hindi po kasalanan yung magsumikap, mag-aral ng gusto, magsunog ng kilay, magtrabaho ng honest at mahusay. Magninegosyo ka ng may ano, may alam niyo po, may excellence. Hindi po yung kasalanan. Bagkus, it is encouraged by the Lord.
Work hard, study hard, pray hard, or excel in your field. Hindi lang po para sa mga gusto natin. Di ba? Ang ano po eh. Mag-aral ka mabuti ha, pagka-graduate mo. Pwede ka na mag-asawa. Hindi. Mali. Ano yan? Pagka nakagraduate ka na, pwede ka magtrabaho, pwede kang magnegosyo, pwede mong mabiling gusto mo. Bukod po doon, pag nandun ka na sa taas, mas maipapakita mo na kung sino yung Panginoon mo. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Sabi mo, sige, galingan mo. Meekness or humility, yung pong kababaan ng loob, hindi po ibig sabihin na dapat nasa laylayan ka ng lipunan. Yung pagiging humble, it doesn't mean dapat mahirap ka. Di naman ibig sabihin na nasa taas ka at mayaman ka, eh mayabang ka na. Meron po bang mga nasa taas, mayaman na mayabang? Marami. Marami po bang maka-Diyos, mapagkumbaba na mahirap? Marami din. Pero hindi po ibig sabihin, ganun dapat yan. Hindi tayo dapat makulong din. Okay po? Galit ang Lord sa mayabang. Mayaman lang ba yung mayabang? Hindi. May mahirap yung mayabang. Doon galit ang Lord. Ang gusto ng Lord, umasenso tayo, umangat tayo. To take that stand. To be on that stand. Bakit? Hindi lang ikaw makikinabang, pati nasa paligid mo. Makikita yung liwanag ng Panginoon. Tignan niyo po yung katanisyon. Take that stand. Our design, our duty, pangatlo po, and our driving force. Ano yung dahilan? Bakit natin gustong mapunta doon sa taas? So that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Pupunta na tayo doon sa bakit. Okay po, why? Ano yung rasyonale natin? Why should we stand? Why should we be on that stand and light our light? Hindi lang po para sa kapakinabangan natin, para, alam niyo po yan, pagka maganda buhay mo, pag maganda yung negosyo mo, maganda yung trabaho mo, maranya yung buhay mo, maluwag ka sa pamumuhay. Hindi po yun eh. Bukod po dun, above that, ano po sabi ng verse natin? And the people around you, makakita sa liwanag, will give glory to your Father in heaven. The common interpretation po, di po ba, na nung part po ng verse na yun, pag nakita ka nilang nagtagumpay, nakita ka nilang naging successful, tapos sabi mo, to God be the glory. I would like to thank my Lord and Savior Jesus Christ. Papalakpakan nila, they will come to the saving knowledge of Christ. Which is true. Pag meron pong tagumpay, people tend to celebrate it. Yung tamang puso, mga tao may tamang puso, they will celebrate with you. Kapalakpakan ka din nila dahil nagtagumpay ka. Pag nagtagumpay ka, nakita nila, tapos sinabi mo, eto, susi ng tagumpay mo, si Lord, papalakpakan ka nila. And they will give the glory to Christ. Alam niyo po, alam niyo po yung pinanggalingan ng salitang glory? Nung inaaral ko po to, na-amaze po ako nung inaaral ko to. Sige. Yung glory po came from the word kavod o kabod. Depende po dun sa region na pinanggalingan. Ito po yung pinanggalingan. Papuri, okay, yung palakpakan, admiration, kavod, glory. Alam niyo pa po ba ibig sabihin ng kavod? Kabigatan. Pag nakita ka nila nandun sa taas, nagliliwanag. Kahit may problema, kahit may pasakit, may inaayos pa si Lord sa iyo. Hindi lang nila papalakpakan ng Panginoon,
even them will be encouraged na yung kabigatan nila, ibibigay nila sa Panginoon. Sila din lalapit sa paanan ng Panginoon Jesus, Panginoon, ito yung kabigatan ko. Hindi lang po yung palakpakan, hindi lang po yung admiration, but even their life's burdens, yung mga bagay na nakakasakal sa kanila, nakakabigat sa kanila, yung nagpapapuyat sa kanila pagdating ng gabi, ibibigay din nila sa Panginoon na nasa langit. I don't want you to miss this. Ayoko pong malampasan natin to. Pag tayo po nagtagumpay, pag tayo po nagliwanag ng gusto, ikaw yung pinaka-honest na nagtitinda sa palengke, ikaw yung pinaka-mahusay na tricycle driver, ikaw yung pinaka-mahusay na karpintero sa lugar nyo, ikaw yung pinaka-magaling na pintor, ikaw yung pinaka-magaling na abogado, ikaw yung pinaka-magaling na teacher, etc., etc. Alam nyo po, hindi lang nila papalakpakan ng Panginoon, sila din mismo magsusuko ng buhay nila sa Panginoon. Kaya galingan mo na, para sila, yung kavod nila, bibigay nila sa Panginoon. If you want your family members to be saved, let your light shine. Okay po. We hear testimonies after testimonies of changed lives, of promotion, victories. Yung mga naririnig po natin ng mga patotoo na binago na ako ng Lord. Hindi lang naman po tayo, hindi lang naman po yun nakakatuwa sa tingin natin. Pero alam niyo po, nakaka-encourage yun na pwede ko palang isuko sa Lord yung ganong problema ko. Sila din. Lord, ako din. Problema ko din yan. Makati din yung palad ko. Lord, problema ko din yan. Yung bibig ko, lagi may betchin. Lord, problema ko din yan. Nagagandahan ako masyado doon sa kapitbahay namin. Lord, problema ko din yan. Hindi ko din nakokontrol yung bibig ko sa asawa ko. Sila din pala. Lord, pwede rin pala. Pwede ko rin pala isuko yun. Kavod. Bakit? Bakit gusto natin magliwanag? Bakit natin gusto mapunta doon sa stand at magliwanag? Kasi mas marami pong matutulungan. Hindi lang ikaw. Mas magagamit tayo ng Panginoon. More than our minds can imagine. Ito po tayo magtatapos. Deeper life requires for personal evaluation. Diba? Bakit po? Talk is cheap. Kahit anong sabi mo, pero hindi mo nang pinapatunayan, hirap mo ding paniwalaan. Tama po ba? Talk is cheap. Kaya po, sige, actions matter. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, I love you. Pero pag Sunday lang, kasi Monday, balik ka na sa dating gawi. Nagawa ka na ulit ng kalokohan. Pagdating ng Friday, walwal. Pag masakit na yung ulo ng Sabado ng umaga, hindi na ako iinom. Magsisimba na nga ako bukas. Mahal ba talaga natin ng Lord? We are the light of the world. Design sa atin yung Lord. May duty tayo to let it shine, to protect it, huwag mamatay. Dapat nandun tayo dun sa stand para mas maraming makakita. If you don't do something na dapat mong ginagawa,
Ay, pag ginawa mo isang bagay na hindi mo dapat gawin, that is the sin of commission. Pag may ginawa ka na hindi mo dapat gawin, that is sin of commission. Pag merong kang hindi ginawa na dapat mong gawin, kasalanan pa rin yan. That is the sin of omission. Gawin natin yung dapat natin gawin. Huwag natin gawin yung hindi natin dapat ginagawa. Actions matter. Huwag lang. Tingnan niya nga po yung katabi niya. May hakbang din dapat. And more than the motives, more than the actions, motives matter. Marami pong pastor, marami pong mga leaders, mga preachers would enter into the leadership with one goal. To please God. Bakit? Ang motivation nila, mahal nila ang Lord eh. Mahal nila yung mga mahal ng Panginoon. Marami pong politiko, just as some politicians enter to politics, bakit nila gustong pumasok sa politika? Kasi with a very genuine, honest intention. Kasi gusto nalang maging lingkod bayan. Pero minsan po, pag hindi nabantayan yung puso, yung motibo, from the motives that is very pure, papunta sa Lord, para sa mga tao, napupunta sa kanila. Bakit? Laging tanong, bakit? Bakit gusto mo magliwanag? Sino gusto mo makita? Si Lord ba o ikaw? Pag tumayo ko dito, magpapakanta ka, magpipreach ka, mag-exhort ka, magte-testimony ka, bakit? Sinong gusto mong makita nila? Ikaw o si Lord? Sinong gusto mong pagsabihan nila ng problema? Ikaw o si Lord? Sinong gusto mong papalakpakan nila? Ikaw o si Lord? More than the actions that we do, motives matter. Kamusta po ba tayo? Ginagawa po ba natin yung mga dapat natin gawin? Hindi po ba natin ginagawa o hindi natin ginagawa? At kung ganun nga po yung nangyari, bakit? Tayo po tayong lahat.